kasaysayan yan, sanihan na sarang inyong manyaga, half-Filipino, half-Filipina ngay kala, ang inyong hindi kasaysayan, Jolena Balileng, super kalamisyan by Hannah, and welcome back to my self-love channel! It's another video para sa atong sine-sine episode. And in today's video, gagawa tayo ng movie review ng pelikula ni Vice Ganda at Anne Curtis na The Mall, The Merrier. But before we start, if you're new to my channel, please don't forget to click the subscribe button and the notification bell para ma-update ka sa akong mga latest na mga videos. I know it's late, kakatapos lang ng Metro Manila Film Festival 2019, pero gagawa pa rin tayo ng review, mga basayan yan. So, at i-share ko sa inyo ang aking opinion as a moviegoer. Mga basayan yan sa natin dyan na nakapanood na ng movie ito, paki-comment naman down below kung anong masasabi nyo, kung anong opinion nyo about this movie. Kasi mga basayan yan, I've read a lot of negative feedback about this movie, and later ididetalye ko kung ano yun, okay? So sa movie, mga designers, part din si Dimples Romana bilang si Auntie Moody. So yun yung pangalan niya doon. At natawa talaga ako sa reason kung bakit sa movie, bata yung itsura niya, mga designers. Kasi nung kinulong siya sa mental asylum, linaklak niya yung collagen, kaya fresh from the farm pa rin yung beauty niya. As what I have mentioned earlier, mga basayan, yes, na ang storyline ng The Mall, The Merrier at Sisirakas ay the same, almost the same, mga basayan, yes. Pero if I'm going to choose kung ano yung mas nag-enjoy ako, I would go for Sisirakas kasi yung entertainment value niya, mga basayan, yes, sobrang talaga, good quality, tawang-tawa talaga ako. And nandun yung si Ay de las Alas, the queen of comedy. So, kaya mas nag-enjoy talaga ako dun. Sa movie na The Mall, The Merrier, mga kasayan niya, nandun pa rin yung Vice Ganda comedy na brand. And I've noticed, palati talaga nilang nina-highlight yung malaking bibig ni Anne Curtis. I don't know why. For me, hindi naman siya nakakatawa kasi I find it very sexy. And I commend Rofa Gutierrez in the movie, mga pasayan, yes, kasi she played the role of Annabelle, yung doll sa Conjuring, mga pasayan, yes. And in the movie, nag-away sila ni Vice Ganda. Sobrang tawang-tawa talaga ako sa part na wherein gumulong-gulong sila sa highway, sa EDSA, hanggang nakarating sila sa GMA. So, tatawa talaga ako sa line ni Vice Ganda yung sinabi niya na papagalitan daw siya ng management kaya bumalik sila sa mall, pagulong-gulong ulit. And then, natigilan yung away nila nang lumabas yung mama ni Rupa Gutierrez na si Annabelle, nagalit siya. So, umiskerda na si Rupa Gutierrez sa scene na yun. And aside from Rupa Gutierrez and Annabelle Rama, present din sa movie, mga pasayan niyan, sina Regine Velasquez. Kumanta siya ng You Made Me Stronger. In the movie, mga pasayan niyan, nagkukupitin siya sila kung sino yung magkakaroon ng malaking sales. Kaya in-invite ni Anne Curtis, si Regine Velasquez para mag-perform sa loob ng mall. And aside from Regine Velasquez, present din sila Ma Salvador, sina Enrique Gil, and then other young stars nandun din sa movie. And also, ang real-life boyfriend ni Vice Ganda na si Ion Perez. Sa movie, model siya ng mga underwears na bench shop. So, kinumbine ang bench at saka pen shop. So, kaya naging bench shop. So, in the movie, mga kasayan niya, minention din nila yung issue nila Gretchen Barreto, Claudine Barreto, at Marjorie Barreto. So, habang nagsasabunutan si Vice Ganda at saka si Dimples Romana at Anne Curtis, so, binabanggit nila yung pangalan nila Gretchen at saka Marjorie at Claudine. And as a moviegoer, in my opinion, I will give it a 5.5 rating. Is it the kind of film na pwede natin ipagmayabang or ipagmalaki sa buong mundo? No. Visually appealing ba? No. Did I enjoy the film? Na-entertain ba ako? Yes. Basura ba ang film na to? No. Hindi to basura, mga pasayan, yes. Kasi marami akong nababasa na reviews online, mga pasayan, yes. Sinasabi nila na
another Basura daw na film from Vice Ganda. And personally, I don't consider this as Basura, mga Basayanians, kasi we should not forget that comedy is another form of art. Sobrang nag-enjoy ako sa movie, natawa talaga ako. Hindi siya ganun kaganda compared to other movies na kasali sa film festival when it comes to the technical aspects. Pero when it comes to the entertainment value, sobrang nag-enjoy talaga ako, mga pasayan niya. Especially yung part na na-cremate na yung pair si Vice Ganda kasi wala siyang ganun kalaking halaga na pambayad sa pruninaria. So yung ginawa nila, transfer nila yung abo from, anong tawag doon sa lalagyan ng abo to pitchel at saka baso para makatipid si Vice Ganda. Please don't get me wrong, Vice Ganda is an excellent comedian. So, sobrang tawang-tawa talaga ako kay Vice Ganda. She's one of my favorites when it comes to comedy. I just hope in her next movie, ibang putahe ang iserve niya sa table. Kasi I've noticed, mga Pasayanians, na lahat ng Vice Ganda movies na napanood ko is parang ano lang, parang the same lang yung line ng comedy, yung batuhan ng linyan, yung ukrayan. And if Vice Ganda, if Memi Vice Ganda will continue doing this, for sure magsasawa yung audience niya. So yun yung review ko ng movie na The Mall, The Merrier, mga Pasayanians. And if you like this video, please don't forget to give this a thumbs up. And if you have suggestions kung unsa nga movie or anong movie ang aking i-review, please comment down below para atong madiscuss atong mga umaabot nga mga videos. And mga Pasayanians, please follow me on my Facebook page, the Jelena Balaleng page, my Instagram account, Miss Jelena Balaleng, and Twitter, J Balaleng. And again, mga Pasayanians, always remember that learning to love yourself is the greatest love of all. See you!